Good morning, Puerto Princesa. Yan, nasa likod ko yung Puerto Princesa. Di ba? Ang galing. Good morning, Puerto Princesa and Palawan. Welcome to our segment we call hashtag DevoShare, kung saan hihimay-himayin natin yung word ni Lord for us today na kinuha natin sa reading natin. It's found in Numbers 7, 8, and Revelations 17. So kung kayo ay kasabay namin nagbabasa tayo sa ating reading guide na nakuha natin sa YouVersion. It's the blended reading guide na mayroong Old and New Testament. Ngayong araw na to, babasahin natin yung makukuha natin sa Old Testament, sa Numbers. At kung meron ka ring Revelation, meron ka ring devotion, gusto namin i-share mo yung i-devotion mo. Kasi ito nga ay DevoShare, our platform kung saan pwede nating i-share yung mga napulot nating salita ng Diyos for us today. Sa lahat po ng nanonood sa atin, our live viewers na 7 viewers natin right now, I want you to ilagay mo dyan, i-comment mo yung napulot mo from the Lord today, kung ano yung revelation na binigay sa iyo ni Lord ngayong araw na to. Or kung nanonood ka naman ng ating replay and uploaded versions nito sa YouVersion at saka sa Live OTG, gusto rin namin na i-comment mo yung iyong devotion or yung revelation ni Lord sa iyo ngayong araw na to, nahugot doon sa ating reading, because we want us to dig deep at sama-sama nating mahimay-himay yung word ni Lord for us today. So ngayong araw na to, our devotion ay pinamagatang kong tungkulin. Diba? Meron kasi tayong tungkulin, meron tayong kailangan gawin. So alam mo ba na walang bagay sa mundo na hindi alam ni Lord? Walang bagay sa mundo na hindi alam ni Lord. So alam niya kung ano yung nangyari in the past, yung nangyari ngayong araw na to, nangyayari right now, at yung mga bagay na mangyayari pa. At ang nakasulat sa Romans 8:28, just an introduction, ang nakasulat sa Romans 8:28, ang sabi doon, babasahin ko dito sa ating favorite na Pinoy version of the Bible, ang nakasulat dito, alam natin na lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos ng mabuti para sa mga nagmamahal sa Kanya. Sa English translation na nakasulat doon, God works for the good for them. Let's open nga yung sa English version ito kasi maganda yun eh. Makikita natin siya sa Romans, and it's very, very exciting kasi ito yung nakasulat. Mamaya ihimay-himay natin yung nakasulat sa Numbers. But gusto ko lang pagtuunan natin ng pansin yung nakasulat sa Romans 8:28. Ang sabi dito sa NLT, I will be reading from the NLT version of the Bible. Romans 8. NIV. Subukan natin sa NIV version of the Bible para mas masaya. Romans 8. So kung kayo ay mayroong Bible, kaya minsan maganda mobile Bible para pindot-pindot ka lang, sakto sa ating lahat na sanay na pumipindot-pindot. Okay, sabi sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. God works for the good for those that love Him. Gumagawa ang Diyos ng makabubuti para sa mga taong nagmamahal sa Kanya. So whether yung mga nangyari in the past, yung nangyayari ngayon, at yung mga mangyayari pa, either mabuti or masama yan, or medyo may konting kapaitan, God works for the good for them that love Him and according to His purpose. So ngayon, gusto kong puntahan natin yung reading natin sa Numbers 8, kasi nakaka-excite dahil meron isang revelation na ako napulot dito kanina umaga nung pinapakinggan ko siya, at medyo it's very thrilling to be able to talagang digest yung sinasabi ng Lord, kasi parang feeling ko saktong-sakto to sa pinagdadaanan natin ngayong araw na to o ngayong mga panahong ito. Romans, Numbers, bilang Tagalog, may naka-Tagalog version pala yung aking Bible na ngayon. Bilang 8, yun. Ang sabi sa Numbers 8, babasahin ko doon sa verse 15 to 19.
verse 15 to 19 na nakasulat, pagkatapos na malinisan mo ang mga Levita at maitalaga sila sa aking bilang espesyal na handog, makapaglilingkod na sila sa toldang tipanan. Sila ang mga Israelita na ibinukod para lang sa aking kapalit ng lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita. Dahil ang bawat panganay na Israel sa Israel ay akin, tao man o hayop. Nang pinagpapatay ko ang lahat ng panganay sa Ehipto, ibinukod ko para sa akin ang lahat na panganay na lalaki ng Israel. At kinuha ko ang mga Levita kapalit ng lahat ng panganay na lalaki ng Israel. Sa verse 19 na nakasulat, sa lahat ng mga Israelita, ang mga Levita ang pinili ko na tumulong kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki, maglilingkod sila sa toldang tipanan para sa mga Israelita at gagawa sila ng mga seremonya para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga Israelita para walang panganib na dumating sa kanila kapag sila'y lumapit sa toldang tipanan. So ano ang nangyayari dito? Ang nangyayari dito is binukod ni Lord yung mga Levites. Of all the firstborn in Israel, kinuha niya yung tribe ng Levi para maging tagapaglingkod kasama ni Aaron. At sila ay tumutulong kay Aaron at sa kanyang mga anak na para hugasan yung kasalanan sa pamamagitan ng mga seremonya na ginagawa nila. At sa pamamagitan nito, walang plague. Sa Tagalog, walang kapahamakan. Nabubulol ako. Walang kapahamakan o panganib na darating sa tao pagka sila ay pumunta at humarap sa toldang tipanan. So key things that I would like to share ngayong araw na to. Ikaw at ako, ibinukod tayo ng Panginoon. So marahil ikaw yung first sa iyong family na nakakilala sa Diyos, or dahil sa iyo naging daluyan ka ng pagpapala at yung buong pamilya mo ay nakakilala sa Panginoon. Regardless of ikaw yung first or lahat kayo ngayon ay mananampalataya na sa Panginoon, we are called to be royal priesthood. Tayo talaga yung gagamitin ng Diyos para sa ating pamilya at para sa ating lipunan. It's very exciting na maisip na God is using ordinary people like you and like me para maging daluyan ng kanyang pagpapala sa ating pamilya. Kaya sinabi ko kanina, alam ng Lord kung ano ang mangyayari. In the past, in the present, and in the future. Tayo ang dapat nagbibigay ilaw. So verse 1 ng chapter 8, ang sinabi doon, this is exciting, sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron na kung ilalagay niya ang pitong ilaw, kailangan na maliwanagan ng ilaw ang lugar sa harapan ng lalagyan nito. Sa verse 3, sabi doon, kaya ginawa ito ni Aaron, nilagay niya ang mga ilaw na ang sinag nito ay nagliliwanag sa harapan ayon sa inuutos ng Panginoon. Alam mo ba, ikaw at ako, noon nandito si Jesus Christ, ang sabi niya sa Matthew 5, ang sabi niya, you are the light of the world. Tayo na mananampalataya, tayo yung liwanag ng mundong ginagalawan natin. So two things. Number one is, ikaw at ako, we are called to be priests. So, marahil nagkakaroon ka ng persecution, na-persecute ka, or nahirapan ka in the past, but manatili ka lang at manalig ka sa Panginoon at patuloy ka manampalataya dahil sa pamamagitan mo, merong pagpapala at dadaloy ang pagpapala. Kasi number one, sabi doon, mawawala or ilalayo ng Panginoon ang panganib dahil sa mga Levites. Pangalawa is, you and I are the light of the world. Sabi ni God, yung ilaw daw ilalagay kung saan makikita at maliliwanagan yung harapan. Tayo ay light of the world, this world. So sa panahon ngayon na medyo merong kadiliman, merong mga bagay na uncertain tayo, hindi natin alam kung anong mangyayari sa kinabukasan, I do believe that God called us for such a time as this. Saktong-sakto sa panahong ito, and I want to encourage you,
Kung ano man ang pinagdadaanan mo, masaya man o medyo may kapaitan right now, huwag kang mawalan ng pag-asa. Bagkus sumampalataya ka because God works for the good for them that love Him and according to His purpose. Gusto ko pang pagtuunan ng pansin yung isang part dito. Kasi yung lamp, meron siyang tinatawag na lampstand, yung tinatawag nilang menorah. It's made of pure gold. Sa English translation, ang sabi doon, pinukpok na, hindi pala English yun, Tagalog pala yun. Tawag dito, pounded gold. So kanina habang iniisip ko to, Lord, minsan kami, kami yung nagiging lalagyan, kami yung nagiging daan para mag-ilaw yung aming buong pamilya. Pero sometimes we go through tough times in life. Right now, maybe that time, yung meron tayong pinagdadaan na medyo mahirap, parang pinupukpok tayo, parang nahihirapan tayo. This is something na gusto kong iwan sa'yo. Makikita ito sa Corinthians. Kasi sabi, kailangan mag-ilaw tayo. And sometimes yung ating paghihirap is, tawag dito, designed by God para meron tayong paglagyan or pwede tayong magningning or yung ilaw mismo sa atin ilalagay. Ang sabi dito sa Corinthians, sabi sa Corinthians, may verse sa Corinthians na nagsasabi, basahin ko na lang sa English kasi live tayo. Mahirap na maputo lang ating live telecast. But ang sabi sa Corinthians that we should not be, dito ang sabi, we are hard pressed on all sides, but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed. Parang gusto kong basahin sa Tagalog. Romans, 2 Corinthians 4 verse 8. Kung kaya kong mabasa dito sa 2 Corinthians, ayun, 4 verse 8. Ang sabi dito, natanggal yung aking, kailangan talaga pag live, dapat the show must go on, di ba? But ang nakasulat dito sa 2 Corinthians 6, sa Pinoy version of the Bible, ang sabi dito, verse 8. Pinaparangalan kami at pinapahiya, pinupuri at sinusumpa. Tinuturing kaming mga sinungaling pero sinasabi namin ang totoo. So sometimes we're persecuted, sometimes parang we're crushed, we're devastated, pero God used that for the glory of Him. And if you are loving God, hindi ka niya papababayaan dahil magniningning ka. So ang challenge ko for us today as we close our devotion, bilang mga Levites, bilang mga naglilingkod, naway maging ilaw tayo ng ating mga tahanan, especially in this time of confusion, in this time of kaguluhan. Ang aking dalangin is this, naway palakasin mo ang iyong sarili tulad ng mga Levita dahil sa iyo magmumula ang pagpapala na bunga ng iyong pamamagitan sa paggawa ng iyong tungkulin. Ulitin ko ha, naway palakasin mo ang iyong sarili tulad ng mga Levita dahil sa iyo magmumula ang pagpapala na bunga ng iyong pamamagitan sa paggawa ng iyong tungkulin. We have responsibility and our responsibility is to shine our light the brightest in these darkest times. So, thank you very much for watching sa lahat ng mga nanonood. Thank you very much for joining us and this is my challenge for us in this time of crisis or sabihin natin na matatapos na itong crisis na to at magkakaroon pa ng mga future crisis. Let our light shine so bright that the world may see. Huwag kang ma-discourage if you're going through tough times in your life because God works for the good for them that loves God. And let's shine our light. So God bless you guys, but we want to hear from you. Gusto namin marinig yung iyong devotion today. Gusto namin i-share mo sa amin yung nakuha mo from our reading in Numbers today. And I do hope that masaklawan ng puso't isipan natin na ikaw, ako, tayo, ang sagot ng Diyos para sa mundo natin. God bless you and...